Ilang lockdown na rin ang aming isinagawa sa mga lugar na kilalang kinatatakutan. Mga karating probinsya sa norte gaya ng lungsod ng Baguio. Malakas na lalo. At Pampanga. At katimugang bahagi ng Luzon. Naiiba ang lockdown namin sa pagkakataong ito dahil maliban sa labas ito ng bansa. Imbis na layuan o iwasan ang lugar na ito na tiniguri ang isa sa pinaka nakakatakot na lugar sa buong mundo. Dinadayo pa ito ng libo-libong tao mula sa iba't ibang bansa at pinipilahan pa ng ilang oras. Ang Fuji Q Highland. Mula sa Tokyo, kailangan pa naming sumakay ng bus at maglakbay ng humigit-kumulang isa't kalahating oras patungo sa Yamanashi. Akmang-akma ang lokasyon ng lugar ng katatakutan na aming pupuntahan dahil malapit ito sa paanan ng Mount Fuji na punong-puno rin ng misteryo. Hindi gaanong kilala ang Fuji Q. Pero noon pang 1961 itinayo ang amusement park na ito. Gumawa ito ng ingay ng mapapilang sa Guinness Book of World Records ang kanilang roller coasters. Para bang hindi pa sapat ang makabaliktad sikmura na thrill rides na ito ng Fuji Q. Ika nga nila, ang kanilang pamatay. Ay yung tinatawag nilang haunted hospital. O kung tawagin ay super scary, labyrinth of fear. At yun ang papasukin natin yan. Sa gate pa lang, ito na ang sasalubong sa iyo. Isang dugoong manikin na animoy isang pasyente o isa sa mga hospital staff. Ito ang haunted hospital. Ayon sa Guinness World Records, isa ito sa may pinakamahabang haunted attraction. Halos isang oras ang iyong bubunuin bago mo malibot ang ospital. Yun ay kung hindi ka maliligaw sa loob. Kalat sa internet ang mga impormasyon tungkol sa haunted hospital. Sinasabi rito na noong araw, may malagim na nakaraan ang ospital. Mga nakaririmarim na insidente sa pagitan ng mga residente rito. Panakaw na kinukuha umano ng mga doktor ang mga labang loob ng mga pasyente na kanilang inooperahan at inilalagay sa mga bote para ibenta sa malalayong lugar. Kaya ang mga espiritu ng mga pasyente, pinatay ang mga doktor para maghiganti. Sa paglipas ng panahon, inabandon na ang ospital. Ayon sa kwento, gigibain na raw ang naturang estruktura at para naman daw mapakinabangan ito, inilipat na lamang nila dito para gawing atraksyon. At maging authentic ang pananakot dahil na rin sa reputasyon nito. Ito ang exit door ng haunted hospital. Sa ilang oras ng pagmamasid ko sa mga taong lumalabas sa pintuan ito,
Para bang nakikinita ko na ang mga nangyayari sa kanila sa loob. May 60 silid ang ospital na bumubuo sa isang malaking maze bago makalabas sa isang lagusan. What's your favorite part of the labyrinth? Mayroong mahaba daw na locker dito. Kiko na nga yung desk. 100 meters po daw yung haba ng locker. Is this the scariest place you've been to? Koriwa ichi bang kuwai ano haunted to ano byouin desu. Ah, nihon ichi ya to omoimasu. Japan number 1. May humahabol po daw sa likod, nakakatakot po daw. So the zombie is really scary. Madilim na madilim po daw, pero parang anino lang po daw. So how was your experience? Yeah, it was pretty fun. What was the scariest part of the? The last one. The guy came to us and they just, I don't know, he just followed us. Yeah. Habang papalubog ang araw, tiyempo namang may isang grupo ng mga Pinay na gustong pasukin ang haunted hospital. Hindi pa raw nila napapasok ang ospital kaya naiintriga sila sa mga pwedeng makita sa loob. Dito sa haunted hospital, first time yung lahat? First time. So hindi nyo alam ang makikita sa loob? Wala kang idea. Ano yung inaasahan nyo? Mga baki. Nakakatakot po. Nakakatakot? Kasi Japan made. Matatakotin ba kayo? Opo. Medyo konti po. Good luck sa inyo. Salamat. Okay. Oh, ready na kayo? Ready na po. Ha? Pahawak nga ng mga kamay niyo. Malalamig na po eh. Ang lamig. Mamumutla. Kambatin eh. Sa kagandahang loob ni na Mr. Motomu Suzuki, ang nag-arkitekto at nagpapatakbo ng operasyon ng Haunted Hospital. Nabigyan sila ng pagkakataon na maranasan ang kahindik-hindik na thrill house na sila lamang na solong grupo ang papasok. Bago magsimula ang mismong pag-iikot, isang video muna ang kanilang pinanood bilang panimula, mga babala at paliwanag na rin ang background ng ospital. Isa rito ang bawal takutin ang mismong kasama. Wala pa man din, alertong-alerto na ang apat at hindi mapakali. Ilang minuto pa, tumayo na ang magigiting nating mga kababayan para mag-ikot na sa ospital. Uy, sagit na kaya ako. Ako gita, Abby. Yeah! Naka-night vision mode ang aming mga kamera kaya natin nakikita ang apat. Pero ang tunay na kondisyon sa loob ng ospital, halos wala kang makita sa sobrang dilim. Ang bawat lugar sa ospital ay dinisenyo bilang pagsasadula raw sa mga nangyayari noon dito. Hawak kamay, kapit bisig ang apat. Iwan kayo. Hanggang sa marating nila ang isang lugar ng ospital. Sadyang madilim at may mga balakid sa mga dadaanan, kaya kung minsan, nagiging matinding pala isipan kung papaano ka makakalabas. Bukod sa mga sorpresang naghihintay sa'yo sa kadiliman, ito raw ang dahilan kung bakit isa ito sa itinuturing sa Japan bilang pinakasikat na terror house mahigit isang dekada na ngayon. Thank you.
isang taon at apat na buwan ang naninirahan at nagtatrabaho sa Japan ang magkakaibigang sina Vanessa, Mary Jane, Dina at Michelle. Pero ngayon lang nila naisipang dayuhin ang Fuji Q at pasukin ang kinatatakutang Haunted Hospital. Sa ikalawang palapag, maririnig ang nakapangingilabot na iyak. Hindi na huminto pa ang grupo. Marahan na nilang hinahanap ang pinto papalabas. Uwi na tayo siya. Hanggang sa pumalandra na naman sa harap nila ang isa pang pintuan. Please enter through this door. Push down, sige game. Sige, push me down. Mama, i-push mo. Ano meron? Hagdan. Makapangin ka pa kayo. Niya, mama. Oo ba na? Mama, bakit may pinto ka dito? Pagdaya namin, kada isa o dalawang minuto, mayroong isang zombie na magpapakita sa'yo habang iniikot mo ang Haunted Hospital. Bawal din bumalik. Not for the weak or faint-hearted, ika nga. Talagang kahit sino, masusubok ang tapang sa loob ng mga haligi ng ospital. Nakarating na rin sa wakas sa huling bahagi ng Haunted Hospital ang apat na magkakaibigan. Pero kinakailangan muna nilang dumaan sa sinasabi ng mga nakapanayam ko nung una na pinakanakakatakot na bahagi sa Haunted Hospital, ang locker hallway. Ano? Kumusta? Ang tagal niyo sa loob, ba? Ang tagal po! Ang daming araw! Daming araw? Ano? Ilang beses pa kami nadapa. Bakit? Ay, inaakot! Sila mo nadapa ko nadapa dyan. Marami kasi parang magto doon sa loob. Tapos, nag-iingat po kami baka. Baka? Baka magkamali kami. Kasabay nung multo may mga kasamay sound effects niya! Babalik pa ba kayo? Hindi na! Siguro dyan na lang po kami sa may labas! Kahit po maging free entrance yan, gusto, tatawarin. Ayaw niyo na. Ilang po siguro mga 15 na multo yung sumalubong dun sa amin. Ang dami. Kung ang bahay ng Haunted Hospital ay takutin ang sinumang mangangahas na pasukin ang loob nito. Nagulong-gulong po kami doon. Sa apat na Pinay, sobrang nagtagumpay sina Mr. Suzuki at iba pang arkitekto nito. Kinukumpirma mismo sa amin ni Mr. Suzuki, walang katotohanan ng lahat na lumalabas sa internet tungkol sa kasaysayan ng Haunted Hospital. Bunga lamang daw ito ng isang malawakang marketing gimmick. Hahaha!
matagal kong pinag-isipan itong pagpasok dito. Kami raw yung kauna-unahang Philippine TV crew na makakasilip dito sa Haunted Hospital. Kasama natin si Yamada. Okay, Yamada. Lead the way. Okay. Pinaunlakan muli kami ni na Mr. Suzuki na pasukin ang ospital at suriin ito nang wala nang hahabol sa aming zombies. Pero hindi ko pa rin maiwasang kilabutan at maging alerto sa bawat hakbang namin sa loob ng Haunted Hospital. Lalo na nung binanggit sa amin ni Mr. Suzuki na mayroong kakaibang nararanasan ng kanilang mga staff sa loob mismo ng ospital. Partikular, dito sa medical director's office. Sa tulong ng isang interpreter, ibabahagi sa amin ni Mr. Suzuki ang mga kahindik-hindik na lugar sa Haunted Hospital. Ito po ang waiting room para sa mga customer. Waiting room? Yes, okay. High ceiling pala siya. High ceiling. Medyo eerie yung place. Yes, sir. Pati yung sound. Like a hospital, talaga, an old hospital, an yes, old sir. Abandoned hospital. Yes. This is the operating room. Yes. And when the visitors come here, they experience really, you know, terror. So bring in elaborate from with that. It's really scary, yeah. Wala sa tinatawag nilang operating room, naglakad pa kami ng ilang minuto hanggang marating ang isang silid na animoy, isang crime scene. Napansin ko dito sa Haunted Hospital, habang lumalalim, habang tumatagal ka sa loob, yung mga imahe, lalong naging nakakatakot. Ito po ang second name, yung very long locker hallway. Locker hallway. Yes. I think ito yung sinasabi na maraming lumalabas. Like, yes, sir. Ito po ang popular na maraming po lumalabas na zombie po. The long hallway. Yes, sir. Ito na yung huling bahagi ng trip dito sa Haunted Hospital. Hindi rin kami piniyaga na makunan yung makikita sa loob.
dahil hindi raw talaga pwede makita. So, palagi ko hindi nyo na makikita. Kailangan nyo pumunta ng Japan para makita nyo yung palimbahagi ng nakakatakot na pasyal na ito. Okay. Tapos na ang tour namin sa loob ng Haunted Hospital nang ikwento sa amin ni na Mr. Suzuki at Yamada ang ilang kakaibang nararanasan ng mga staff sa isang kwarto. Sa mga napuntahan naming lugar, kwarto, dito sa hospital director's room, tingin ko mag-spend kami ng ilang minuto para pakiramdaman ko. At dito na nga namin napagpasyahang mag-lockdown ng ilang minuto. Sa galing ng pagkakadisenyo, paniniwalaan mong mga totoong gamit ng namumuno ng ospital ang lahat ng mga makikita mo rito. Pero nakaago pansin sa amin ang kwento ni Yamada na nagaganap kapag pasarado na ang ospital. Yung iba pong staff, mayroong experience po na medyo gumalaw yung mannequin or yung mga items po is pumupunta po sa kanila, lumilipad po sa kanila. Hindi pabaksak po, kundi papunta po. May idea sila kung sino? Anong multo yun? Yung bata po, mostly bata po yung babae sa bata. So, lalaking bata po, saka mature po na babae po. Hindi naman nananakit. Hindi naman po daw nangahawak, pero nakikita po daw nila sa salamin. Wala pang kalahating oras ang itinagal namin sa silid ng hospital director. Kailangan na raw namin kasing lisanin ang lugar. Wala kaming naramdaman sa ikli ng aming itinagal sa loob ng kwarto. Pero sa aming paglabas, may narinig daw ang isa naming kasama. Isang creaking sound na nagmumula sa isang swivel chair. Okay, ano po andoon? Rice cooker daw. Inalam namin kung para saan ang tabing sa naturang silya. Naglagay lang po sila ng para lang hindi dumaan yung mga tao. Ba't may upuan doon? Yung single chair? Yes. Walang sound doon, hindi naglalabas yung sound. Ayon kay Mr. Suzuki, matagal na silang kinikilabutan sa bahaging ito kung saan nakapwesto ang silya. Inabot na kami ng alas 9 ng gabi sa Haunted Hospital. Ang pananatili namin sa Haunted Hospital ay isang kakaibang pagsilip sa isang kultura ng isang bansa na malalim ang ugat sa paniniwalang napalilibutan tayong lahat ng mga espiritu. Ano man ang paniniwala ng bawat pumapasok sa Haunted Hospital, hindi maitatatwa na buhay na buhay ang imahinasyon nating lahat pagdating sa katatakutan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.